Ayan, hello ulit guys. Ayan, ipagpapatuloy na natin ang naumpisahan nating book ng Mateo. Ayan, doon sa baliktanaw tayo, doon sa ating aking binasa is yung saling lahi ni Jesus Christ and then yung pagsilang sa kanya, sa kay Jesus Christ. Ayan, nandito tayo sa ang pagtakas papunta sa Ehipto. Ayan. Pagkaalis ng mga matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ipinapapatay ang maliliit na batang lalaki." Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga matatalinong tao, kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga matatalinong tao. Sa gayon, natupad ang sinabi ni propeta Jeremias, narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Ang pagbabalik mula sa Ehipto. Ang pagkamatay ni Herodes ay nagpakita kay Jose sa panaginip ng isang anghel ng Panginoon habang siya ay nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, "Bumangon ka, iuwi mo na sa Israel ang iyong mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Kaya't bumangon nga si Jose at inuwi sa Israel ang kanyang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang nagahari sa Judea si Arkelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea at doon nanirahan sa bayan ng Nazareth. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propetang siya'y tatawaging Nazareno. Ang pangangaral ni Juan na taga-pagbautismo. Yan. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo ng sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinabi, "Magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niyang, "Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lalakaran." Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Dinayo niya ang mga tao sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng ilog Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan nito sa ilog ng Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi na, at huwag ninyong akalain
na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong aman ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit na sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binautismuhan ko kayo sa tubig, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at paglilingkod at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi man lang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas, hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Grabe no, napakalalim ng mga wordings ng ano ng ating Bible na alam niyo yon, kapag ka hindi natin naintindihan, paulit-ulit lang nating basahin. Ayun yung ano, yung sinasabi dito is yung ito yung ano eh, yung reality na lagi tayong ano, kumbaga parang lagi tayong humihingi ng tawad. Pero lagi tayong humihingi ng tawad, pero kasi lagi tayong minsan nakakalimutan nating lumakad sa kung ano yung utos sa atin ng Panginoon, kasi mas pinipili natin minsan gawin yung utos ng flesh natin, na kasi yun yung ikakasaya natin, 'di ba? Yun yung sinasabi dito ni ano, para sa akin ha, based on my own understanding, yung 'di ba sabi niya, lahi kayo ng mga ulupong, yung mga taong sinasabi na nagsisisi na ako, pero patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan. Pero sabi nga, 'di ba, dahil na sa grace na tayo ng ating Panginoon, wala na dito yung condemnation, 'di ba? Wala na dito yung ano, kasi nga from the Old Testament, tinubos na tayo yung mga kasalanan natin, yung mga dati nating yung mga kasalanan natin is sinave na tayo ni Jesus Christ. So napakagandang basahin ng Bible, no, kasi at least nalalaman natin kung ano yung mga nangyari, sa paggalakbay ng ating Panginoon tungo sa alam mo yun, sa pagliligtas niya sa atin, yun. So ayan, nandito na tayo sa chapter 4. Naging topic ko to, ang pagtutukso kay Jesus. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan." Ayan yung sinabi ko nga, ginamit ng demonyo ang sariling salita ng Diyos para tuksohin ng ating Panginoon. Pero sabi nga natin, ang ating Panginoon ay very anong tawag ito
talagang ino-obey niya ang utos ng kanyang ama. Kaya kahit na anong pagtutukso sa kanya ng demonyo, hinding-hindi siya nagpadala. Ngunit sumagot si Jesus na susulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng ito kung ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Yun. Ayan. Ang simula ng paglilingkod ni Jesus sa Galilea. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Hebulunon at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daan ng papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan sa Galilea ng Hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakikita ng maningning na ilaw sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral na si Jesus, itinuro niyang magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ayan, natapos natin ang book ng Mateo. Ayan, nag-umpisa tayo sa chapter 3 hanggang chapter 4. Ayan. So guys, na-excite ako ulit na sa susunod nating babasahin. Ayan. Para malaman natin yung journey ng ating Panginoon. Ayan, maraming salamat guys at see you sa susunod nating babasahing chapter ng Book of Matthew. Thank you!